Sa September 1 na sisimula ng dalawang buwang dry run ng contactless o cashless toll collection sa ilang expressway. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus. Magandang umaga sa Julius! Ma'am Susan, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay dito sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Julius, totally wala na ba talagang tatao doon sa mga toll gates, sa mga expressway para sa nasabing dry run? Paano kung magka-aberya? Ma'am Susan, maraming salamat po sa pagkakataon. Meron pa rin pong tatao sa ating mga toll plazas pagdating ng September 1. Mm. Nais po sana namin iliwanag sa inyo na sa September 1, mailang toll plaza lang muna ang isasama po natin sa dry run. At all of this, meron pa rin mong tatao. Doon sa non-participating toll plazas po, Ma'am Susan, ganun pa rin. Ibig sabihin, kung ano ang setup ngayon, nandun yung ETC, nandun yung cash, pwede pa rin pong gamitin yun. Mm-hmm. Doon po kasama sa, doon pong toll plaza nakasama sa dry run on September 1 kasi first bus pa lang naman po ang sasali natin. Wow. Ay, meron pa rin pong tao ron kung sakaling may turista na pumasok at wala siyang RFID, ang gagawin po ng ating mga tao ron, hindi direct lamang siya para tumabi sa isang ligtas na lugar kung saan siya pwedeng bigyan o lagyan ng RFID at magbayad ng cash. Saka, di ba, Julius, minsan kasi, di ba, dadaan ka, tapos hindi tumataas yung barrier, eh. So, usually, hinihingi nila yung pinaka-ano para may inaayos sila. So, kailangan talaga may tao. Tama po, Ma'am Susan. Kaya hindi naman po maaalis yung mga taong nag-aasikaso sa mga ganyang aberya, Ma'am Susan, kahit na may dry run tayo. Nang sa ganun, maayos po ang daling ng sasakyan sa ating mga toll plaza. Ayan po ang pinakapakay ng ating dry run upang makita natin kung ano pa ang pangangailangan bago man lang maipatupad muli yung full contactless and cashless sa darating na panahon. Oo, pero dapat talaga lahat magpalagay na ng RFID no, para maging tuloy-tuloy nito. Anyway, maraming salamat, Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus. Maganda umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Sa lahat po ng mga kasama natin sa GMA 7, magandang umaga po. Salamat. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.